pagod na tapat. Maasahan sa lahat, ang Diyos sa kanya'y nag-atas, natuwinin at lumingap sa mga giliw niyang anak. O San Jose, O San Jose, katilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Ito ang lingkod na tapat, maaasahan sa lahat, ang Diyos sa kanya'y esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Ito ang lingkod na tapat, maaasahan sa lahat, ang Diyos sa kanya'y nag-atas, natuwin at lumingap sa mga giliw niyang anak. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, kay lingkod na tapat. Ito ang lingkod na tapat, maaasahan sa lahat, ang Diyos sa kanya'y nag-atas, na tumingin at lumingap sa mga giliw niyang anak. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At suma iyo rin. Ang ating pong komunidad natutuwa, masaya, maligaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan, ang solemnidad ni San Jose, dakilang esposo ni Maria, kabyak na puso ng mahal na Birhing Maria. Ipaubaya natin kay San Jose ang lahat ng pamilya, ang tahanan, lalong-lalo na sa hirap ng buhay, upang matulungan tayo matustusan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Bigyan tayo ng sapat na salapi para ang kailangan sa loob ng tahanan ay matupad, magampanan. At ang pagkakabuklod, pagkakaisa, ang kaugnayan ng bawat miyembro sa loob ng tahanan, sa komunidad, sa buong mundo,
kapayapaan ang igawad sa intersesyon ni San Jose, lalong-lalo na may digmaan sa parte ng Ukraine. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupay kapayapaan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Minupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Maawa ka sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan nung ito ay simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi magwawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo, Poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Nang wakas kailan may hindi lilipas, lahi niya'y walang wakas kailan may hindi lilipas.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ng ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria na tagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose, na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Ngayong solemnidad, dakilang kapistahan ni San Jose, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ipagdasal po ninyo para sa magandang panahon. Magkakaprosesyon po tayo pagkatapos ng misa. At isang punto lamang. Alam niyo naman, marami na akong nabahaging kayamanan ukol kay San Jose. Sapagkat sa prediksyon, sa araw na ito, ang tsansa, mga pinakamataas 30% ulan, alas dos ng hapon. Nasa kalagitnaan tayo sa kalye. Kawawa naman itong ating mga sakristan na magpo-prosesyon, mababasa. Ha? Pagdasal natin, kaya pipigilan ko yung aking sarili. Isang punto lamang kay San Jose. Eh kung mahaba po yung nabahagi ko, ako po'y nagmisa kagabi, bisperas dito sa San Jose de Troso, nasa Facebook. 40 minutos ang humiliyo ko kagabi. Lahat ng mga punto nandoon. Sapagkat pinag-usapan namin yung pitong happies, pitong tuwa ni San Jose. Isa lamang ang ibabahagi ko sa inyo. Pagkaalam ko, baka mali ako, baka kasi may edad na ako. Dalawang simbahan lamang alam ko na may makikitang sa pamamagitan ng stained glass window, pinintang bintana, yung Seven Sorrows and Seven Joys of St. Joseph, yung isa sa Green Hills, Mandaluyong, mga oblates ni San Jose. At yung isa, saan? Yung binanggit kong simbahan, San Jose de Troso. Bihira po yung ganun. Pag-uusapan ko lang yung una na napintahang bintana, stained glass window. Papano ang ilustrasyon kay San Jose? Ganito. Hawak-hawak ni San Jose ang ulo niya. Ano ibig sabihin na parang masakit ang ulo? Hapis. Problema. Suliranin. Ano? Ba't ganun ang ekspresyon ni San Jose? Nalaman niyang buntis ang kanyang sinisinta at hindi siya ang nakabuntis sa kanyang minamahal. Kaya ang ekspresyon, hawak-hawak niya yung ulo niya. Si San Jose po, makikita natin kung sino talaga siya. Mahal niya ang mahal na Birhing Maria. Hindi niya ibang manliligaw si San Jose. Yung iba siguro ay magagalit sa babae. Ngunit dahil sa kanyang pag-iirog, hindi niya mapapahintulutang mapahiya o mapahamak ang minamahal niya. Kahit ganun nga ang nabalitaan niya. At ito po ang gusto kong bigyan diin. Sapagkat si San Jose, alam niya na hindi ordinaryo ang buhay niya. Alam niya, siya'y sa linya ni David. Iugnay ko na po yung unang pagbasa, ikalawang Samuel. Patungkol ito sa mula ang magliligtas hango sa angkan ni David, sa bahay ni David. Alam ni Jose, bagamat siya'y simple, bagamat siya'y payak, ordinaryong karpintero siya, ngunit alam niya, naggaling siya sa dugo ni David,
ang dugo ni David nasa kanya. Meron siyang responsibilidad. At maaari, lahat naman nag-aabang sa pagdating ng mananakop. At si Jose, alam natin, sa turo ng simbahan, si Maria ang Immaculada Concepcion. Si San Jose, naakit siya. Kilala niya si Maria. Ang kalinis-linisan ni Maria. Umuusbong. Lumalabas. Nakikita sa kanya. Hindi ba sabi ni Maria sa anghel? Di magandang balita yung anghel kay Maria. Ano yung sabi ni Maria kay Arcangel Gabriel? Paano mangyayari ito? Birhen ako. Paano mangyayari ito? Wala naman akong kilalang lalaki. Alam ni Jose ito. Kung anong klaseng babae si Maria. Kaya nga, bago ko pa ipaliwanag yung susunod na stained glass window na magpapakita yung anghel, darating na yung Diyos, darating na yung anghel para sagipin yung sitwasyon. Kaya nga, natural, may saliw kay San Jose. Hindi ito katulad ng kay Zacarias. Oh, talaga ba yan? Ha? Talaga ba yan? Kaya, kagad, ano yung aksyon ni San Jose dito sa dulo? Pagkarinig ng mensahe galing sa Diyos, tinupad niya. Walang pagtutunggali. Ang daloy, ang galaw ng pagkatao at pagka-Diyos, ang kalooban, nagkaisa kay San Jose. Kasi, hindi lang siya matuwid na tao o yung ibang pagsasalin, makatarungan na tao. Ang ibig ko sabihin ay yung karunungan ng Diyos, yung perspektibo, yung pananaw ng Panginoon para sa kaligtasan, natalos na. Hindi niya pa nababanagan yung kumpleto. Alam niya, sa linya siya ni David. At i-ignite ko na po yung pangalawang pagbasa, sulat sa mga taga-Roma, tungkol ito sa pagkaama. Bukod sa pagmamahal ni San Jose kay Maria, nagmamahal din siya sa tatay. Yung refleksyon, pagninilay ni Papa Francisco tungkol kay San Jose, paano minahal ni San Jose si Jesus? Minahal ni San Jose si Jesus na may puso ng isang ama. Ang pangalawang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, pagiging mabuting ama, mapagkalinga, proteksyon, pagsasanggalang. Mapagmahal si San Jose. Pag-ibig ang nasa dugo niya. At bukod dito, gagawin at gagawin niya ang lahat upang maproteksyonan, mapagsanggalang, madepensahan niya ang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Nagiging klaro na, eh, si Maria, palabasan ng Biblia, laging nagdadasal, nag-aabang. Sabi nga ni San Agustin, bago pa pinaglihi ni Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan, pinaglihi na ni Maria si Jesus sa kanyang puso. Noon-noon pa, ito'y napanaaga na ni San Jose. Yun lang po, mga kapatid. Kaya nga, siyempre, darating yung anghel, darating yung Panginoon na magbibigay ng konfirmasyon. Pero bago pa pumasok, may intervensyon ng Diyos. Nandun na ang kabanalan, ang pagmamahal, ang tapang, ang pagkalinga ni San Jose. Tama na po, ah. Ha? Sige na po, eh. Yun lang ang punto.
ang ating pagpoprosesyon. 2 taon tayo na pandemya. Ilalabas natin kasama ang mga banner, litanya, titulo, pamagat. Tinatanghal natin, nagmamalaki tayo kay San Jose upang tayo'y ang ating komunidad ng Nazareno, hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang limitado sa simbahan natin. Alam natin, buong mundo, international na tayo, global na tayo, malaking pamilya. San Jose, pinagkakatiwala ko po sa inyo, pinapaubaya ko po sa inyo ang aming malaking tahanan ng mga deboto ng Nazareno. Proteksyonan niyo po. Mahihirap kami. Wala namang mayamang-mayaman sa amin. Hirap ang buhay, kulang ng pera, kulang sa sweldo, kulang sa sahod. May dinadaanan kami. Ngunit San Jose, padre de familia, padre ng Sagrado Pamilya, alagaan niyo po kaming mga deboto niyo. Malaking pamilya, hindi lamang dito sa bansa, kung hindi sa buong mundo. Viva San Jose! Viva San Jose! Viva San Jose! Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Mariang Birhen. Pinagpakasabi ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa inaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maghuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kasama ni San Jose, ang na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Katulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, sa iyong kagandang loob at sa pamamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo ang aming mga hinaing dala ng aming pananampalataya. Hiniling namin sa kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birhing Maria ay siya rinawang maganap sa aming paghahain.
na loobin mong magawa namin na may malinis na puso sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamat ngayong ipinigdiriwang namin ang dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak na puso ng mahal na Birhing Maria. Nilumong magpakasal kay Mariyang Birhing Mahal, si San Joseng maasahan sa pananagutan upang may amang luminghap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng anghelo nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Panggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit na sambahin ang ngalan sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalay.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Upang kaming lahat maging karapat.
Jesus, yung sinisitang anak. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisika. Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus, yung sinisintang anak. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagbiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahalang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Jose, esposo ng mahal na Birhing Maria. Kapuri-puring San Jose, tumayong ama at tagapag-alaga ni Jesucristo, itinataas namin sa iyong aming mga puso at mga kamay upang hingin ang iyong kakayahang mamagitan. Naway makamta namin mula sa kagandang loob ni Jesus ang tulong ng mga biyayang kailangan namin, pangkaluluwa at pangkatawan. Hiniling namin ang maligayang kamatayan at ang natatangi naming kahilingan na nais naming makamtan. Tagapangalaga ng salitang nagkatawan-tao na darama namin ng buong pananalig ng aming panalangin ay mapakinggan sa dakilang trono ng Diyos. O kapuri-puring San Jose, mula sa pag-ibig mong tanglay kay Jesus at sa kalwalatian ng kanyang ngalan, dinggin mo ang aming panalangin at makamtanawa ang aming kahilingan. Amen. Amen. San Jose, Esposo di Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin sa pagbabasbas ng mga tinapay sa karangalan ni San Jose. Ginawa siya ng Diyos na pinuno ng kanyang sambayanan at tagapamahala ng kanyang ari-arian. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa misteryo ng pagkakatawan-tao ng iyong bugtong na anak na isinilang ng laging birhing si Maria, tinupad mo ang pangakong kaligtasan sa sangkatauhan na sa iyo nawalay sanhi ng kasalanan. Hinirang mo si San Jose mula sa lahi ni David upang sa iyong anak ay magbigay ng pangalan bilang Mesiyas. At bilang ama dito sa lupa ay kumalinga upang lumaki na malakas, marunong at banal. Taglay ang matuwid na puso, buong husay na iniukol ni San Jose ang pagtalima sa iyong mga atas upang itaguyod ang kanyang mag-ina na ligtas at matiwasay. Naririto ang mga tinapay na aming inihanda upang sa aming paggunita sa pagkauliran ni San Jose na para na iyong anak siya ay naghanap buhay. Hinihiling namin na ito ay iyong basbasan at kaming tatanggap ay magpanibago ng aming pagtitiwala na siya ay maasahang tagapangalaga ng iyong simbahan sa pamamagitan ng kanyang walang tigil na panalangin sa iyong harapan para sa aming kapakanan. At sa wakas ng aming paglalakbay dito sa lupa ay makaabot kami sa iyong tahanan ng aming hantungan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus na Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way. Maalala nila ang mga pangal sa binyag na ikalang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Viva San Jose! Viva San Jose! Viva San Jose! Viva San Jose! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat.